Welcome to Ash on YT! Ngayon po, sobrang excited po kami dahil darating na po ang aming munting arowana. So, munti pa lang po siya kasi 5 inches pa lang po. So, ngayon po, katulad po namin, bago pa lang po kami na nag-aaral po, paano po alagaan yung mga isda. So, ganoon din po ang payo ko sa lahat na nagsisimula po katulad namin na alamin po muna natin kung ano po yung mga dapat gawin, kung paano alagaan ang mga isda po na bibilhin po natin. Kasi nakakaawa po kung mamamatay lang po sila sa atin. And then, ganoon din po, yung marami naman po tayong reference na pwede pong mapanood sa lalong-lalo na po sa YouTube, marami na rin po nag-aalaga ng mga isda. Pwede rin po tayong mag-search sa internet ng mga pwede po natin gawin or mga dapat natin gawin sa pag-aalaga ng isda. So, yun po. Sana po magustuhan niyo po yung aming video and mag-upload po kami ng mga ibig pa pong video at update po sa aming arowana. Few moments later. Po, i-unbox na po natin yung binili natin arawang. Ito po siya. Na! 5 inches po ito. Ayun po, ang susunod natin gagawin is acclimation. Ngayon po, i-acclimation natin po si arowana. Hindi ko pa po siya nalalagyan ng pangalan. Maybe later. So, yun po. Kaya po natin i-acclimation siya para hindi po ma-water shock ang isda. Para yung temperatura nitong tubig at yung temperatura dun sa aquarium natin ay maging parehas po. So, i-acclimation natin ito po ng mga 30 minutes. So, ito, ganito po yun. Huwag po na natin itatanggal po sa plastic. Palutangin lang po natin dyan. May kasama po siya si aking Pinkoy. Mamimit nyo rin po si Pinkoy sa another video ko po. Thank you! A few minutes later. Tapos na po ang 13 minutes na acclimation for the fish. Ngayon po, bubuksan na po natin. Ayun na po ang ating arowana. One pair of pants later. Ngayon po mga kawaiti, haalamin natin kung ano-ano ang mga kailangan natin sa pag-aalaga ng arowana. Una-una po ay ang tank. Ang tank po, ang minimum gallon na pwede nating gamitin is 75 gallons. But since na ang aming arowana ay 5 inches lang, so nasa 50 gallons pa lang po yung muna yung, po yung ginagamit namin sa ngayon. Pangalawa, strong water filtration. So bakit nga ba strong water filtration? Yun po ay para ma-cycle po ng maayos ang tubig. Kasi po, sa pagpapalit po ng tubig natin ng tank, every week lang po siya at dapat po 25% lang po yung pinapalitan natin ng tubig.
Yung iba po, nagpapalit po sila ng mga hanggang 50%. Basta po, wag pong lalagpas sa 50%. And kung pwede naman pong 100% kung gusto niyo po talagang malinis na malinis po yung tubig, pero dapat po, stock water po yung gagamitin. Meaning, hindi po galing direkta sa tubig. Kasi, sa gripo, sorry. Kasi sa gripo po, syempre po, mostly, lalo na sa panahon natin ngayon, is mataas na po yung chlorine. So, yung chlorine po is nakakapatay po ng isda. Hindi po nila kaya po yung may chlorine po yung tubig. Kaya iba po, nag-i-stock po sila ng tubig para po, yun po yung pampalit nila doon po sa water tank po natin. Pangatlo po ang food. Mga pagkain po ng arowana, marami po tayong pwedeng alternative dyan. Meron po talaga yung binibili ng mga pellet na para sa mga arowana. At yung iba po, yung mga maliliit na isda, may mga dilis, may mga shrimp, may mga bloody worms. At meron din po yung iba gumagamit po sila ng atay at puso ng baka. Yun po pinapakain po nila sa arowana. Marami po pong pwedeng alternative. Pwede rin po tayo magtanong sa pet shop kung ano po yung pagkain mismo ng arowana. Marami po pong pwede na mga mabibili po sa palengke. At tatalakayin po natin yan sa mga susunod na video. Yun na po yung mga tatlong basic need sa pag-aalaga po ng arowana. Yung iba po, naglalagay din po sila ng light and heater. So, pwede naman po yun, syempre. Pero yung binanggit ko po, yun po yung talaga mga kailangan sa pag-aalaga po ng arowana. Sana po nga nagustuhan niyo po yung aming video at may natutunan po kayo kahit papaano kung paano po magsisimula sa pag-aalaga ng arowana. Actually po, marami pa po kami mga isda like flower horn, leta fish, guppies, at pang-apat po si arowana. So, tatalakayin po natin sa mga susunod video kung ano po yung mga dapat at kailangan natin gawin para po sa pag-aalaga po ng iba't ibang uri ng mga isda. So, ulitin ko lang po, newbie lang po kami at nakikinood lang din po kami sa mga hobbyist, na mga nag-aalaga po ng mga isda at sa mga nagbi-breed din po. So, para yun po yung magiging laman po na ating mga videos at mga kaalaman about po sa mga isda. Maraming salamat po and don't forget to like, subscribe or mag-comment po kayo kung ano po yung mga dapat naming improve or kung ano po yung mga gusto nyo pong talakayin sa mga susunod na video. Salamat po! Stay safe and happy!